So ngayon guys, ititrade ko tong Hamorii ko. So ito na yung huling beses na makikita nyo siya sa vlog. Yan. Cause everything is never as it seems. So guys, welcome back sa aking channel. What we have here is Jollibee. Ay, hindi, joke lang. So what we have here is the two baboons na sling. So ang size nila is 1 inch pa lang naman tong mga to, no? So yung genus nila is Ceratogyrus, yung sa darlingi, and then yung isa naman is merid. So sa totoo lang, hindi ko alam dito kung saan yung darlingi and kung nasan yung merid. Hindi kasi halos pares lang yung appearance nilang dalawa since sling pa lang sila. So tingnan nyo to. Wait. Pamang bolt. Wait, tinan nyo gumawa siya ng mga tunnel. Eh no. Tunnel dyan. So yung balak natin eh, iririhaw sila dito sa mas ventilated na enclosure at the same time. Mas maganda na rin. At mas matibay kaysa sakap na to. Itong isa naman, pakita ko sa inyo ha. Kapal na agad ang web niya. Ito siya, nakita nyo. Wait, hindi mo focus. Nakita nyo guys. Yan. Siguro ito yung ano, yung darlingi. Tapos yung merid to. So, ang gagawin natin, eh, magre-reuse muna tayo. So, ang gagawin natin, eh, maglalagay na tayo yung substrate dito. Sa dalawang to. So, explain ko lang. So, isa dito, wala siyang fake plant. So, explain ko. Kasi, base sa enclosure nila, yung isa eh, nag-hukay. Diba, nag-hukay siya sa mataas na substrate. So, ang gagawin ko, tatasan ko na yung substrate nito. And dito naman, sa isa naman, nag-web lang siya. So, nag-heavy web siya. So, it means na mag-heavy web din siya dito, no? So, kaya nilagyan ko na ng fake plant na yan para yung pag-anchoran niya ng web. Ayos mo yun. So, maglalagay natin yung substrate. So, guys, i-timelapse ko na lang to ah. Let's go! So guys, parang gumawa na ako ng ano, ng pre-made barrow dito na para mapag-start na rin siya once na ni-rehouse ko na siya dito. So makikita niya yan guys pag ni-rehouse ko siya, pag nilipat ko na. Nawala yung takip. Sino yung takip ko dito? Maya na nga yun. So guys, wait lang. Wala pa tayong moss dito and then kusot. Ha, favorite ko yung dalawang yun eh. So wait lang guys kasi wala pa tayong moss para dito. Lalagyan ko lang sila moss. Wait. So ito na yung moss natin na napakadami. Lupit. Napakadami pero titipitin lang natin yan. So guys, yung mga Ceratogyrus, darlingi and merid, ano sila? Ano ba tawag dito? Desert species sila ng tarantula. So kung hindi ako nagkakamali guys, pwede nyo sila i-search. Ito yung isa sa mga pinaka gusto ko sa tuwing mag-aalaga ako guys, yung pagre-rehaw sa kanila, no? So ang gagawin naman natin ngayon, eh, ilalagay na natin sila dito isa-isa. So unahin ko, eh, wait, kinumbos ka guys. Wait, asa na ba yun? Ito na. Ito yun siya. Eh, yun, no? So may mga nagsasabi na, ano, na darling ito. So, for now, habang di pa siya lumalaki, this is Ceratogyrus darlingi, o mas kilala sa tawag na
burst horned baboon or African rear-horned baboon. So guys, pag naging mature or naging juvies na sila, juvenile, eto tubo na yung sungay nila guys. So napakaganda nito guys pag lumaki, no? Kaya nakaka-excite din. So ang habitat nila is savanna desert sa Africa. So guys, etong mga species na to heavy webbers din. At the same time, mga fossorial species sila ng mga baboons. So kaya ganyan, medyo mataas na rin ang substrate niya. And then may pang-anchor na rin siya ng web dyan, no? So kaya ganito yung setup ko. Kasi yung setup niya dito sa enclosure niya, pinuno niya ng web. So kaya inaasahan ko dito siya mag-anchor ng web. Sana. So lalabas na natin siya. Wait lang, in case na mag-bolt. Dito tayo sa box. Safe siya dyan. So guys, sana makita nyo kahit napakaliit lang. Testin mo natin mga web, no? Yan na. So guys, sila ay mga old world tarantulas. Very skitty siya guys. O diba? At napaka defensive talaga. Concentrate ako. Yun. Very basic naman pala. Ito guys. So save ko na areas ng darlingi, no? Save ko siya na areas dito sa kanyang magandang bagong bahay. So sila ay old world tarantula, no? Very defensive din to mga to guys pag lumaki. So sana makapag web siya dito. Dito mag web e balutan niya ng web, or pwede rin siya mag hukay. Pero hindi ko na nilagyan ng pre-made burrow, no? So hinayaan ko na nalagyan yan. Tignan nyo guys, maganda yan. Diba? Ganda ng setup. So, dito naman tayo sa pangalawa. So, ang pangalawa natin ay Ceratogyrus meridionalis, o mas kilala sa tawag na, wait, nakakabulol to eh, Zimbabwe Grey Baboon, no? So, yung habitat nila is savanna desert. So, dry talaga yung habitat nila. Tignan nyo yung pagka-fossorial niya. So kung makikita nyo yung gumawa siya ng entrance. So gumawa siya ng dalawang entrance para rin sa mga papasok dyan ng mga prey niya. Kakainin niya yun. So guys, malalaman nyo kapag pre-mold sila yung entrance isasarado nila yan. Yun, para mas secure sila. Ang gagawin natin alisin muna natin tong substrate para mas makita natin siya. So guys, heavy webber din tong mga to. Makikita nyo, diba? Grabe web. Saan kaya siya? Ingat-ingat lang, no? Kasi baka mamaya kasama pala siya sa substrate na binabato ko. Pero guys, hindi naman. Yun guys, nakita ko na siya, no? Ito siya. Pakalaki na pala. Gulat ako. Yan. So, ito yung married. So, gumawa na rin ako ng kanyang pre-made barrow kung mapapansin nyo. Yun. So, try na natin siya papuntahin dito. Nung walang kahirap-hirap. Sana. Lumabas siya guys. Hindi siya pumasok agad. Napakabilis. Ito siya, no? Ooh.
may bago tayo pang thumbnail ah. Thumbnail. So guys, old world tarantula sila. Paulit-ulit na ako, no? Napaka-skittish ng mga to. Wait. Yung takip po. Yung takip po. Wait, ilagis niya. Baka matamaan ko. Yun. Successful Rios, guys. Nakatuwa. Oh. Sarisa dito. Yan sila, oh. Successful ang Rios natin sa dalawang baboon. So guys, maraming salamat dahil sinamahan nyo ako sa napaka-chill na vlog nito. Maraming salamat din kay Patrick, sa kanya ko nakuha yung dalawang baboons na to. So napaka-bait kausap nun, kaya shoutout sa iyo, Brad. So maraming salamat kayo sa panonood. Napaka-chill na rehousing. Wala man ng gulatan, wala man ng bolt, no? Napaka-chill lang. So pasensya na kung ganito boss ko, kasi mga tulog na yung tao dito at gabing-gabi na talaga. So yun, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, hit the like button guys. Kung may mga nakita kayong mali or kahit ano, please comment down below guys. Yun, stay positive and happy keeping. Peace, exo creatures. Woo!